Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong linggong ito, huling linggo, sa karaniwang panahon, at gayon din sa taong pangliturhiyan, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. At huwag lalo tayo maging marapat makisa at makibahagi sa banal na misa, ang inatit hingi ng kapatawaran ang lahat nating mga kasalanan at pagkukulan. Panginoong Jesus, ikay tunay na Diyos at tunay na tao. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikay naging katulad namin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang hari ng langit at ng lupa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, loob mong pag-isahin ang lahat. Idulot mong ang tanang hinatan na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat na Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin. At hindi mawawasa ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon maghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay dami ng maharlika at batbat ng kalakasan. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatunguhan. Kahit anong pa'y di ito magagalaw, ang trono mo ay matatag. Simula pa noong una, bago pa anuman, likas ika'y naroroon na. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo,
darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkagayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudiyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong serdote ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipagkanulo sa mga Hudiyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinuman nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano ang kaibahan ng pagkahari ni Kristo sa pagiging hari ng mga tao? Sa kasaysayan, ang mga hari ay hindi lamang namimiluno ng isang sambayanan. Sila ay may kapangyarihan at sila ay pinaglilingkuran.
Ano ang pagkakaiba ng pagkahari ni Kristo? Kay Kristo, ang paghahari niya wala sa isang pook, wala sa isang lugar. Ito'y nasa puso at isipan at kalooban ng mga tao. At kailan pinaghaharian ni Kristo ang tao? Kapag si Kristo ang tinitingnan, tinitingala, sinusunod at pinaglilingkuran ng mga tao. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita, sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang kalooban. Kapag gayon ang naging katatayuan ng tao, nagahari si Kristo sa kanya. Kaya nga, higit na malalim ang paghahari ni Kristo. Ito'y paghahari sa isipan at kalooban ng tao, hindi paghahari dala ng kapangyarihan, hindi paghahari dala ng katotohanan siya'y pinaglilingkuran. Kaya nga, ang ating pagsisika na maging mga tagasunod ni Kristo ay mangyayari rin lamang kung tayo'y matutong maglingkod at pagharian ng kalooban, kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Kaya nga, ang esensya ng pagiging lingkod ng ating Panginoon ay nasa kahandaan ng bawat isa na hindi lamang makinig at sumunod sa kanyang salita, kung hindi ang tumalima at gawin ang kanyang salita, ang kanyang pinag-uutos. Ano pat, ang Diyos, si Kristo, ang nagahari sa kanya sa isipan at kalooban. Hindi maaaring maging hari natin si Kristo kung tayo'y hindi tatalima kay Kristo. Kung tayo'y mananatiling matigas ang ulo upang suwayin natin ang ating Diyos. Kaya nga, sa kanyang mga alagad, talagang sinikap ni Kristong ituro na ang pagtunay na paglilingkod ay walang iba kundi ang pagkalimot sa sarili upang paglingkuran ang Diyos at paglingkuran ang mga tao. Kaugnay nito kung kaya nga, hindi matanggap ng kanyang mga kababayan na siya ay hari sapagkat hindi kailanman ginamit ni Kristo ang kanyang pagkahari upang mangyari ang kanyang kalooban, kung hindi upang mangyari ang kalooban ng Diyos Amang nasa langit. Kaya nga, maaari lamang tayong maging mga anak ng Diyos kung tayo pinaghaharian ng kalooban, ng isipan, ng layunin at hangarin ng ating Panginoon Diyos. Ito ang higit na mahalaga para kay Jesus at ito ang higit na epektibong pamamaraan upang maipadama natin kay Kristo kasi siya'y tunay nating hari. Sabagat siya'y ating sinusunod, tayo'y tumatalima sa Kanya at ang ginagawa natin ay ang anumang nakalulugod sa Kanya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglayag ating pananalig, pagtitiwala at pagpapasakop kay Kristo, hilingin natin na naway lagi tayong tumugon sa Kanyang kalooban at maging masunurin sa Kanyang kagustuhan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang mga nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa sambayan ng Kristiyano ay patuloy isabuhay ang mapagmalasakit na pag-ibig ni Kristo nang mapalakas nila at mabigyan ng pag-asa ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang mga namumuno at mamamayan na mga bansa ay magkaisa sa pagwasak, sa pagkakanya-kanya, kagahaman at pagkawalang pakialam ng tao, sa halip, ang pairalin ay ang pagkakaisa, pagdadamayan at pagbabahaginan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, ang mga kapatid nating dukha at may karamdaman ay patatagin at kalingain ni Kristong Hari sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng mga taong mapagmahal at mapagmalasakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tayo'y laging pagharian ng pag-ibig at karukhaan ni Kristong Hari sa ating paglilingkod sa kapwa. Marapati nawa ang mga intensyon sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang malaming makapangyarihan, tunay na napakabuti mo sa amin. Kahit wala kang hinahangad, kundi ang lahat na makabubuti at makapagligtas sa amin. Hinihiling namin naway tugunin namin ang iyong kabutihan ito sa pamamagitan ng ganap na pagpapasakop sa iyo at pagsunod sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo sa amin ni Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong karandahang loob, narito ang aming maya-alam. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katasang ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito, para maging iluming nagbibigay ng iyong banal na Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating hain, paghahandog ng sarili kaysa ni Kristo, ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, inihiling po namin ang iyong anak naway may magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinilang mong tagapaghain ng lahat, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pamagpakailanman. Sa paghahain ginagampanan niya sa krus, sa pagkain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinuko. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat ay maigawan. Sa paghahain niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin pong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tilapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagaan na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan,
Noong gabing ipagkanuri siya, hinawakan niya ang kalis. Uli kanihang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagal na sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan na sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan na sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, alang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan na dugo ng iyong bugtong na anak ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong banal na simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ang aming arsobispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kauwalo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paghahanda sa pagtanggap kay Kristo sa banal na pakikinabang,
Dasalin natin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag po kaming paintulos lukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at aksidente, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Paalala tayo na aniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa inyo, ngunit ang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay ay nagsusumamong
kaysa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kaudusan ng Haring si Kristo na sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Isasagwa po natin ngayon ang second collection para sa ating patuloy na pagtulong sa mga pangangailangan ng ating mga matatanda, retirado at may sakit na mga pari na nakatira sa St. Joseph Seniorate. Maraming salamat po. Patalastas, November 27, ito po ay nakatalaga bilang Red Wednesday sa kapahintulutan ng CBCP. Ang araw na ito ay ilalaan natin sa pananalangin para sa lahat ng Kristiyanong pinag-uusik dahilan sa pananampalataya. November 30, kapistahan ni Apostol San Andres. Sa araw din pong ito, sisimulan natin ang pagdunobena sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria Immaculada Concepcion. Sa taong ito, ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay gaganapin sa December 9, Lunes. Sa kadahilan ng December 8, ay napatapat sa ikalawang linggo ng Advento. December 1, unang linggo sa panahon ng pagdating, Advento. Ito po ang simula ng bagong taong pangliturhiya ng simbahan. Ang linggong ito ay World Day for People with Disabilities at National AIDS Sunday. Ang pagbabasbas po ng korona ng Advento dito sa ating simbahan ay gagawin sa misang alas 5 ng hapon sa Sabado, November 30. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kabutihan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tas mo kami sa kamatayan, ang kusmong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.